Hi everyone, this is RJ Enseñado and welcome back to my channel, GTR Machutoria. So for today's video, we will discuss how to sketch the graph of a piecewise function. Yeah, so sketch the graph of the following piecewise functions. So when we say piecewise function, so function siya that is composed of at least two sub-functions. So for example, number 1, so meron tayong dalawang sub-function, square root of x plus 4 and 2x plus 8. Then, may interval tayo, so x is greater than or equal to 0, gagamitin natin yan dito sa square root of x plus 4, and x is less than 0, dito naman sa 2x plus 8. So, karaniwan, yung interval natin, ano yan, sakop niya yung whole number. So, ibig sabihin, parehas yung endpoint ito. So, greater than or equal to 0, ito naman less than 0. So, all real numbers yun. So, yun yung karaniwan. So, for example, number 2, we have 3 sub-functions. F of x equals x minus 14 if x is greater than 3. Negative x squared minus 2 if x is greater than negative 3 but less than or equal to positive 3. And 2x minus 3 if x is greater less than or equal to negative 3. So, mapapansin nyo, yung isa laging may equal, tas yung isa wala. Okay? So, para hindi mag-ano. So, yung 0, may equal dito, ibig sabihin yung 0 nandito sa part na to. So, ito naman, hindi kasama yung 0 dito sa isa. So, ganun dito, din dito sa number 2. So, ito, greater than 3. So, hindi kasama yung 3 dito. So, sa pangalawang sub-function natin, x is greater than negative 3 but less than or equal to 3. So, yung 3 kasama dito yung 3. Okay? So, dito, less than or equal to 3 din. So, bakit parang naging dalawa yung... So, ito yung sa negative 3. So, itong isa naman dito sa positive 3. Kaya dalawa yung may equal. Okay? So, i-drawing na natin ang graph ng piecewise function. So, meron tayong dalawang example. So, purahin ko muna itong number 2. So, pag nag-draw tayo ng graph ng piecewise function, importante na kabisado na natin yung mga basic na function para madali nating ma-graph. So, ano ba yung mga basic na function? Pag isang tingin pa lang natin dun sa sub-function, kailangan may idea na kayo kung paano ang graph niyan. So, balikan muna natin ang mga basic. So, basic constant function. So, ito yung graph ng constant function. Ito ay graph ng y equals, let's say, kahit anong constant, y equals a. So, kapag ang function natin, y equals a, so ito yung constant. Constant function, so ito yung a. In terms of y ito, so ito yung 0, 0a. So, yung y-intercept niya ay a, so magdodraw lang tayo ng line doon. So, yan yung constant function. So, reviewin muna natin ng content. So, ito naman yung basic graph natin ng linear. So, ito yung y equals x. So, ito yung linear. So, y equals x, ibig sabihin hinahati yung first quadrant tsaka yung third quadrant. So, yun yung graph ng y equals x, linear. Okay? Then, we have, ano ba sunod sa linear? So, draw natin parabola. So, ito yung graph ng quadratic function. So, ito yung basic graph, y equals x squared. So, yung mga coordinates, kailangan kabisado nyo. Ito ay 0, 0. Ito ay 1, 1. Tapos yung sumunod dito ay 2, 4. So, sa kabila, kapantay ito. So, negative 1, 1, negative 2, 4. So, yun yung mga, kailangan kabisado nyo yung mga exactong coordinates ng basic para madali na nating may graph. Then, we have, so, quadratic. So, ano yung sumunod sa quadratic? Yung cube. So, that is cubic. Cubic function, y equals x cube. So, yung basic natin, nandito sa 0. So, pag ganito siya, kasi natin, pag ganon, tapos dito sa kabila, parehas nito. So, parang binaligtad lang natin, tapos iniwot lang din sa kabila. So, pag ganito sa kabila, yan. So, pantay yan. So, yung exactong coordinates natin ay cube, so 1, 1. So, isumunod natin ay 2 cube, so 2, 8 ito.
Yan. Then, and so on, pataas na yan. So, kahit yung dalawa lang, exacto na. So, na pwedeng kuha niya natin, tapos extend na lang natin yung graph. So, 1, 1, 2, 8. So, sa kabila, syempre, ito ay negative 1, so negative 2, negative 8. Okay, so kailangan, alam natin yan, constant, linear, quadratic, cubic, so dagdagan pa natin, mga basic graph natin, para, tsaka yung mga translation, kung alam niyo yung translation, horizontal, tsaka vertical shape, so kailangan alam din yun, para madaling na natin maigraph ang function, so isang tingin na lang natin, may idea rin dapat tayo kung saan yung graph. Okay, so meron pa tayo mga basic absolute value function, yung letter V. Yan. So yung letter V, y equals absolute function yan, y equals absolute value of x. So yun yung graph niyan. Letter V, hinahati sa yung first quadrant and second quadrant. Hinahati natin. Then we have square root function. So square root function, parang parabola lang din niya, kagaya nung kanina, pero ang opening niya ano, to the right. Tapos imbis na buo, kalahati lang. So wala dito sa kabila. Kasi pag meron sa kabila, hindi na siya function. So yung coordinates kailangan tandaan natin. So we have 1, 1, and then itong kabila ay 4, 2, and so on. 4, 2 yung sumunod, yung mga perfect na square yan. So 1, 1, square root of 1 is 1, square root of 4 is 2. So yung sunod na perfect square is 9. So square root of 9 is 3. So dire-diretso pa lang yan. Dire-diretso yan dyan. Okay, so dahil meron tayo dito. Okay, so yan yung mga basic na graph ng function. So kailangan na kabisada natin yon para madalian tayo sa pag-graph ng function. Okay, ng piecewise function. Okay, so let's draw the graph of this. So dito natin yung graph, tapos papakita ko yung graph gamit yung application para eksaktong-eksakto. So, siyempre, yung draw natin ng graph, hindi naman graphing itong gamit ko na board. So, kaya parang estimate lang ito. So, pagkatapos, ipapakita ko yung graph niya talaga. Yan. So, drawing lang muna tayo. So, to draw the graph of a piecewise function, so, i-drawing lang natin yung bawat sub-function natin sa kanyang interval. Okay? So, kailangan may idea na kayo kung ano yung graph. Kung ano yung graph ng dalawang sub-function natin. So, ito, siyempre, ito yung square root. So, square root function. Square root function. So, ang graph niyan, kagaya yung sabi ko kanina, pag ganito. Okay? Ito namang isa ay linear. So, paano nasabing linear? Kasi ang exponent natin ay walang exponent. Or, ibig sabihin, walang exponent. So, ang graph nun ay linear. Okay? So, to draw the graph of linear function, kailangan lang natin ng two points, then connect na natin using a straight line. So, sa square root, imumove lang natin to x plus 4. So, alam natin na ang graph na nabanggit ko na kanina ng square root of x plus 4 ay paganito. Square root of x. So, ito yung graph ng square root of x. So, 1, 1, tapos sa so 4, so 4, 2. Ito yung graph ng square root of x. Y equals square root of x. So, ang graph ng square root of x plus 4, kapag nag-plus tayo, ibig sabihin nun, yung graph niyan, imumove lang natin sa left. Okay? So, tandaan, kapag nag-plus sa x, imumove yun sa left. Pag nag-minus naman, imumove sa right. Okay? So, ito yung graph ng basic. Kaya kailangan kabisado natin yung basic. So, ito yung y equals square root of x. Pag nag-plus, imove lang natin 4 units sa left. Okay? So, tandaan ha. Pag plus sa left, pag minus sa right. So, imove lang natin to. So, ito yung may 0, 0 tayo dito. 1, 2, 3, 4. So, nandito na yung so, sabihin, nandito yung so, minove na natin yung 0, 0. Nandito na. Then yung 1, 1, mapapapunta dito. 1, 2, 3, 4. So, nandito na yung 1, 1. And then, itong 4, 4. So, i-move din natin. 1, 2, 3, 4. So, nandito na siya.
Okay, so burahin na natin ito. So, ito na yung graph natin na y equals square root of x plus 4. Greater than or equal to 0 pala ito. So, greater than or equal to 0. So, ibig sabihin, yung graph niya magsisimula lang dito. So, ano ba ang kasunod ng... yung susunod na perfect square? Ang susunod na perfect square ay 3, 9. Di ba? Square root of 9 equals 3. Yan yung kasunod natin. So, kasi hindi natin... Ang interval natin less greater than or equal to 0. So, hindi kasama ito. So, kailangan extend pa natin. So, parang ito na yung 0, 0 natin. Kasi minug natin. So, square root of 9 ay 3. So, bilang tayo ng 9. Tapos, 3 dito. So, parang ito na yung 0, 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ito na yung 9. Ito yung 3. Pagtapatin lang natin. Ayan. So, yung basic na yung graph natin. So, pag nagsimula dito, yan yung graph niyan. Dire-diretso pa yan. Pataas yan. Pataas and papunta sa right. Pero, ang sabi, greater than or equal to 0. So, ibig sabihin, buburahin natin to, hindi kasama ito. Okay? So, ginamit lang natin yung mga points na yan sa pag-graph. Pero, hindi siya kasama. Hindi siya kasama. So, binura natin. Kasi, yung interval na less than 0 ay iba yung graph niya. Okay? So, iba yung graph niya. Okay? So, kung nakalimutan niyo yung ganito, ang technique lang dyan is mag-substitute tayo isa-isa ng points na less than, greater than, or equal to 0. So, gawa lang kayo ng table. So, we have, x, f of x, yan. So, kung nakalimutan niyo yung basic function, so, gawa lang kayo ng table, and then, kuha kayo ng mga points sa greater than or equal to 0. So, when x equals 0, substitute lang natin dito. So, f of 0 equals square root of 0 plus 4 equals square root of 4. So, that is 2. So, ito lang ayon. So, square root of 4 ay 2. So, we have 0, 0, 2. So, ito lang ayon. 0, 1, 2. Okay? Patapos, kailangan nyo kukuhanin natin para hindi na kayo mahirapan yung may exactong square root dapat. So, kapag 3, kuhanin na natin yung magiging sagot ay 3. So, para maging 3 to, kailangan square root of 9. So, kapag square root of 9 to, ano dapat itong x? So, dapat yung x ay 5. Okay? So, kasi pag 5 to, so magiging f of 5 equals square root of 5 plus 4. So, that is square root of 9. So, the answer is 3. Okay? So, huwag niyo papahirapan ang sarili niyo. Kukuhanin natin yung mga eksakto. Kasi pag kinuha natin yung 1, 2, 3, 4, makukuha natin decimal. So, syempre, kung hindi naman kayo gumagamit ng calculator sa pag-graph ng piecewise function, mahirapan pa kayong kuhanin yung decimal na point na yon. So, kuhanin natin yung eksakto. So, pag kumuha pa tayo ng isa dito, so, i-assign na natin na ito ay magiging 4. So, kung we have square root of x plus 4, so dapat maging 4 siya. So, ano dapat itong x? So, para maging square root of 4, so dapat square root of 16 siya equals 4. So, kung ito ay 16, ano dapat itong x? Para maging x plus 4 ay 16. So, therefore, ito ay 12. Okay, so yung next point natin ay 12. So, medyo malayo na yon. Malayo na yon. Okay na yan. Dalawang point lang. Okay, kasi nandito yung mga dikit-dikit na point eh. Yan, 0, 0. So, 1, 1. Pag minug natin. So, ayan. So, again, kapag hindi nyo alam yung basic function, ganito lang yung gagawin nyo. Pero kung alam niyo yung square root of x, tapos nag-plus, imu-move lang. Okay? Di kasi napadali. Napadali yung pag-graph natin. Okay? So, kaya importante na kailangan kabisado yung mga basic na function. Okay, so buray na natin ito. Then next, we're going to draw the graph of 2x plus 8. So, if x is less than 0. So, graph naman natin yung 2x plus 8. So, linear yan. So, kuha lang tayo ng at least 2 points dyan. Okay, so ayan. Kuha lang tayo ng table. So, kahit 2 points lang, pwede na.
So, kunin natin yung ito, sa 0. When x equals 0, kuha lang tayo ng isang point dito. Lahat naman siya mag-exacto, integer yung magiging sagot. So, when x equals 0, so we have f of 0 equals 2 times 0 plus 8. So, therefore, the answer is 8. So, grab natin yung 0, 0, 0, 8. Medyo mataas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Pero yung 8 na yon, yung 8, hindi siya kasama kasi less than 0 ito. Yung 0, kasama siya dito sa square root function. Kasi may equal dito. So, dito, walang equal. So, therefore, ang gagamitin natin. So, we have 0, 8. Lalagay natin dito, open na circle. Yan. So, open dapat siya. Ito yung close. Ito yung close nasa kabila. Okay? So, ito yung close. Dito, open dapat yan. Okay. So, kuha pa tayo ng isang point. So, siguro, mga bandang negative ito na yung kuhanin natin para nandito. Okay? So, pwede natin tatlohin para mas exacto yung graph natin. So, we have negative 2 and negative 4. So, when x equals negative 2, so, f of negative 2 equals, substitute dito, 2 times negative 2 plus 8, so that is equal to 2 times negative 2, so that is equal to negative 4 plus 8, so that will give us positive 4. So we have negative 2, positive 4. So we have negative 2, positive 4, 1, 2, 3, 4. Okay? Then, last, pwede na yung dalawa, i-connect na lang natin, so para mas eksakto lang yung graph natin, gawin natin tatlo. So we have negative 4, 2 times negative 4, plus 8, so that's equal to 2 times negative 4, that is 0. 0. Final answer na yung 0. But 0 nilagay ko. So that is negative 8 plus 8 equals 0. So we have negative 4, 0. So negative 4 and then 0. Then, gamit kayo ng ruler pag nag-graph kayo. So ayan, ang graph ng piecewise function natin. So, ito, bilog dito. Tapos, syempre, less than 0 yung ano natin, interval. So, lagyan lang natin ng arrow. So, may arrow dapat sa magkabilang dulo. So, may arrow dito, pababa, and papuntang left. Ito rin, may arrow, papuntang right, tsaka pataas yan. So, therefore, so, yan na ang graph ng ating piecewise function. So, pag mag-evaluate tayo ng piecewise function, halimbawa, i-evaluate natin f of negative 10. So, tingnan nyo na kung nasan yung interval, kung saan nyo isa-substitute. Okay? So, ang karaniwang application nga pala ng piecewise function sa real-life situation ay yung ang karaniwang example niyan yung sa pamasahe. Pamasahe sa jeep or sa bus. Diba, meron tayong pamasahe constant. 4 kilometers, parang may minimum tayo, 12 pesos na ang minimum ngayon. So, 12 pesos sa first 4 kilometers. And then, sa succeeding kilometer, ay hindi ko alam kung ano yung sa succeeding. 150 pa rin ba? Or 2 pesos na? Or 250? So, hindi ko alam. So, yun yung example ng application ng piecewise function. So, pag may constant, alam mo, sa parking, meron tayong first 3 hours, karaniwan, 50 pesos. Sa motor pa rin sinasabi ko. So, 50 pesos sa first 3 hours and then yung mga susunod na oras ay halimbawa, additional 10 pesos or 15 pesos. Okay? So, ganun yung mga karaniwan. So, halimbawa, sa manufacturing ng, halimbawa, order ka ng, kapagawa ka ng damit. Ang ginawa mo ay 10 lang, pinagawa mo 10 lang, iba yung rate niya. Pag ginawa mo, let's say 25, baka maiba yung rate, tapos pinagawa mo pa ay 100, may iba pa rin yung rate. So, pwedeng piecewise function yon. So, kada may iba yung function. So, yun yung mga karaniwang example ng piecewise function. Okay, so let's draw the graph of number 2. Okay, number 2. So, let's sketch the graph of this. F of x equals x minus 14 if x is less greater than 3. Negative x squared minus 2 if x is between negative 3 and positive 3. 2x minus 3 if x is less than or equal to negative 3. So, alamin muna natin kung ano yung mga function natin para may idea tayo kung ano yung graph natin.
So x minus 14, so this is linear. 2x minus 3, another linear. So dalawang linear natin. And then, itong nasa gitna, negative x squared minus 2, so x squared, so that is, this is quadratic, so ang graph niyan ay parabola. Okay? So ito yung parabola that opens downward. Negative x squared, so ibig sabihin niyan, parabola, ang opening niya ay downward. So, siguro unahin natin yung nasa gitna, parabola yung nasa gitna, so mag-start tayo sa quadratic. So, pwede tayong mag-assign ng values ng x. Pwede naman kung kabisado natin yung kanina. So, di ba, nabanggit ko na kanina, ang graph ng, mag-start tayo sa graph ng, yung y equals x squared. So, ang graph niya ay opening niya. Yan. So, ano yung mga eksaktong coordinates natin? So, we have 0, 0, we have 1, 1, and then 2, 4. Yan yung mga eksaktong coordinates ng y equals x squared. Pag naging negative, sa parabola, pag naging negative yung x squared, so imbis na opening niya ay upward, magiging pababa. So yung graph natin, so imbis na burahin natin ito, pwedeng hindi na, gamit na lang tayo ng ibang kulay. So magiging pababa yung graph niya. Okay? So ito na yung graph ng y equals negative x squared. So yung coordinates nito, so ito ay 0, 0 pa rin yan. So, we have 1, negative 1. So, ito ay, yung kanya ito ay 2, 4. So, ito kabila ay magiging 2, negative 4. Okay? So, yan yung graph ng negative x squared. So, ano naman yung magiging graph kapag nag-minus tayo ng 2? Kapag nag-minus tayo ng 2 sa buong function to, ha? Kapag minus 2, i-shift natin itong graph na to downward. Downward. Kapag positive, upward. Paano naman yung kanina? Di ba kanina yung sabi ko, left and right. So, ganito yung magiging left and right. Ha? Kapag sa x tayo halimbawa, naging ganito, x plus 2 square. So, ito yung movement niya ay pag plus, to the right. Kapag sa x nag plus or minus, ang movement, left or right. Pero ito, naka-minus siya, nasa labas ng x square. So, kasi x square, sabi, minus 2. So, magkaiba yung dalawa, ha? So, halimbawa, ito ay minus. So, magkaiba yung dalawa, kapag yung x, yung minus nasa loob ng parenthesis, nasa x lang, sa x lang nag-minus. So, ito yung movement left and right. Kapag nandito sa labas ng function na x square, so, ang movement na to ay up or down. Okay? So, yung 2 kasi nasa, naka-minus sa x square, hindi sa loob ng parenthesis. So, imumove lang natin pag negative 2 pababa. Okay? So, again, malaking tulong kung alam nyo itong graph ng basic function y equals x squared. Tapos, negative, so binaba natin. So, ngayon, ibababa naman natin ito ng dalawa. So, ibababa natin ng 2 points. So, we have 1, 2. So, ito, bababa din siya. 1, 2. So, kung may point tayo dito, may point dito, ibababa lang natin ito. 1, 2. So, ito, ibaba natin, 1, 2. So, ito ay 1, 2. Ayan. So, therefore, ito na yung graph ng function natin na y equals negative x squared minus 2. So, without assigning points. Okay? So, kahit hindi tayo nag-assign ng values natin, so, madodrawing natin yung graph. Okay? So, i-graph natin dito. So, parang hindi ata aabot dito. So, 0, 0. Ito yung mga eksaktong points niya. So, from 0, 0, magiging ito. 2. Tapos, so 1, bilang tayo dito. So, ito yung eksakto niya. Then, dito, we have 1. So, ito siya. Tapos, hindi ata eksakto. Tingnan natin kung aabot pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kasi dapat eh. So, siguro itaas natin ito ng, taas natin ng konti, hindi abot. Kasi, ang interval natin, negative 3, 2, negative 3 to positive 3. So, hanggang dito, negative 3 to positive 3, medyo malayo na. So, iangat natin ng konti yung itong graph natin. So, angat natin.
angat natin ng konti, ng isa na mga block. So, gawin natin nandito ang x-axis natin. So, again, hindi eksakto. Ipapakita ko na lang yung eksaktong graph niya mamaya gamit ang application. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yan. So, sakto na siya dyan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Negative 1, negative 2, negative 3. Negative 4, negative 5, negative 6, negative 7, negative 8. Okay, so, yung mga points kanina na eksakto. So, 0, 0, ibaba lang natin, 0, 0, ibaba lang natin ang dalawa. So, kasama tong point na to. Then we have 1, negative 1. So, dito siya papatak. Then, sa kabila din, syempre, 1, negative 1 yan. And then, parang ito na yung 0, 0, ha? So, we have, bilang tayo ng dalawa, 1, 2. Tapos, 1, 2, 3, 4. So, 2, 4. So, dito. Sa kabila, negative 2, 4. Negative 2, 4 to. So, parang ito na yung ano natin, negative 2. 1, 2, 3, 4. So, nandito. Tapat lang yan dito. Then, sa 3. So, kuhanin natin itong 3. Kapag 3 ay 3, 9. 3, 9 yun, pero ito na yung 0 natin. So, 1, 2, 3, 9. So, bilang tayo ng 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapatin natin. Tapos sa kabila, ganun din. Negative 3 sa tapat nito. So, hindi niya pumulong muna ng bilog. So, alamin natin kung saan kasama yung, kung isi-shade natin or hindi. Sa negative 3, hindi kasama to, kaya open lang to. Kasi gawa nito. Ito naman may equal. So, may equal. So, kasama ito. Then, is, ano lang natin? Connect lang natin. Yan. By, draw lang tayo ng smooth dapat yung curve natin. Yan. So, yan yung, ayan na ang graph ng, yung nasa gitna pa lang yan. Okay? So, yan yung graph ng nasa gitna. So, hindi na tayo nag-assign, hindi na tayo nag-assign ng values kasi alam na natin yung basic na graph y equals x squared. Kapag negative, bababa lang siya. Then, minus 2, binaba lang natin. Okay? So, syempre, isasolve natin kung halimbawa hindi nyo kabisado yan. So, isolve naman natin, pag hindi nyo kabisado yan, so, mag-assign lang tayo ng values x and f of x. So, assign nyo lang. So, we have negative 3, negative 2. So, lahat ito, negative 1, 0, 1, 2, 3. Okay? So, i-assign lang natin. Substitute natin dito. So, f of 0 equals, substitute dito sa gitna. So, negative 0 squared minus 2. So, the answer is equal to, so, negative na 0, 0 pa rin yan. So, negative 2. So, 0, negative 2. So, ito na yun. We have 0, negative 2. So, ito na yung point na yun. 0, negative 2. Then, kapag sa 1 tayo, f of 1 equals negative 1 squared minus 2. So, that is equal to negative 1 squared. So, that is 1 minus 2 equals negative 3. So, negative 3. So, negative 2, negative 1, negative 3, 1, 2, 3. So, ito na yun. Negative 1, negative 3. Okay? So, sa kabilang side kasi, ang square kasi ito eh, no? So, kahit negative ang isubstitute natin, so, ito, negative 3 pa rin ito. Kasi ito, magiging negative. So, negative 1 times negative 1, magiging positive 1. Tapos, may negative. So, negative 1 pa rin. Minus 2. So, okay? So, since quadratic nga siya, pantay yan dapat. So, ito yung point pa rin sa kabila. So, pwede na natin hindi isolve. So, pwede yung isa na lang. So, we have f of 2. So, we have negative 2 squared minus 2, so that is equal to negative 4, so 2 times 2, so that is 4. We have negative, so negative 4 minus 2 equals negative 6. So, bilangan natin kung eksakto to, negative 2, negative 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan, eksakto, negative 2, negative 6. Then, yung last natin, so kapag 3 naman, so negative 6 din dito, then we have f of negative o, negative 3 naman ang kuhanin natin. So, we have negative 3 squared minus 2. So, that is equal to negative 3 times negative 3. So, that is negative 11 minus 2.
positive 11 pala to, may negative pa sa labas, kaya naging negative 11 minus 2, so that is negative 13. So ito yung negative 13 natin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So medyo malayo na yung points pala natin. So ito ay, kasi dapat, ba't naging negative 11? Napa-advance eh. Napa-advance yung answer ko. Sagot na yung naisip ko, negative 9 agad yung sagot. 11 agad yung sagot. So dapat ito ay 9 pa lang to. So dito pa lang magiging 11. Napa-advance. Ayan. So therefore, ito ay negative 3, negative 11. So sa kabila, positive 3, negative 11. So sorry, ito yung mga positive. Yung mga negative ay nasa kabila. Ito yung negative 1, negative 3, negative 4. Ayan. Okay, so ito yung graph nung nasa quadratic pa lang tayo. Okay, so ngayon, i-graph na. So, kung alam niyo yung basic na graph, so hindi na natin kailangan itong table of values. Kung hindi naman, so yun yung answer. Mag-assign kayo ng table of values from negative 3 to positive 3. Then, x minus 14, i-draw natin ang graph ng x minus 14. And so, f of x equals x minus 14. So, pwedeng kumuha tayo ng dalawa lang kasi linear yan. Kapag linear, pwede na dalawa. Pero para mas okay, gawin natin tatlo. So, sa right siya, so we have 3, 4, and 5. Okay? So, pwede na yan. Kung gusto niyo 3, 5, 7, kahit anong values ang gusto nyo i-assign dyan. So, x minus 14, so we have f of 3, f of 4, and f of 5. So, substitute lang natin. F of 3 is 3 minus 14. So, ito ay 4 minus 14, 5 minus 14. So, ano yung magiging sagot dyan? So, 3 minus 14, so that is equal to negative 11. 4 minus 14, so that is negative 10. And then we have 5 minus 14, negative 9. So, i-plot lang natin yan. Negative 11, negative 10, negative 9. So, i-plot lang natin. Kapag daw positive 3, negative 11. So, ito yun. Sakto dito, negative 11. Kapag positive 4, ito yung 4, negative 10. So, 4, negative 10. So, nandito siya. And then, kapag 1, 2, 3, 4. Kapag 5, so, dito papatap. Ayan, parang 1 unit lang lahat to. Ayan, so, draw lang tayo ng arrow dito. Okay? So, ayan, may arrow dyan. So, ayan yung graph sa right ng ito, x minus 14, x is greater than 3. So, pataas siya dyan. Then, last, yung 2x minus 3 naman, may nakamultiply na 2, so dapat multiple of 2 ang i-assign natin. So, we have 2x minus 3. Ang kukuhanin nating values, yung mga exacto dapat para hindi na tayo mahirapan. X, f of x. So, tatlo lang ulit. So, kukuhanin nga natin yung exactong value. So, we have, kapag ito ang kinuha natin, this is negative 3. Kapag negative 3 ba, exacto ba ito? Parang hindi exacto yung negative 3, no? So, negative 3. So, let's try negative 3. Negative 4. So, f of negative 3, so that's equal to 2 times negative 3 minus 3. So, that is equal to 2 times negative 3, we have negative 6 minus 3 equals negative 9. So, sakto naman pala. Negative 3, negative 4, negative 5, so this is negative 9. F of negative 4, so we have 2 times negative 4 minus 3, so that's equal to negative 8 minus 3 equals negative 11. So negative 9, negative 11, so kailangan, linear yan, so kailangan alam nyo na yung pattern yan. So this is negative 9, negative 11, ano kaya yung susunod, magiging negative 13 ito. Okay? So, kapag nag-assign tayo negative 6, so magiging negative 15 naman. May interval tayo na negative 2. Kasi nakamultiply ito ng 2. Okay? So, ngayon, i-draw na natin yung graph niyan. I-draw na natin ang graph. So, we have negative 3, positive 9. Negative 3, negative 9. So, 1, 2, negative 3. And then, we have negative 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Connect natin. Ito, 3 negative 11 ito. So,
yung 3 negative 9 dito papatak. Okay? So dito papatak, and then we have negative 4, negative 11. So ito yung 11. 11 ito. So yung negative 4, bilang lang tayo na isa dito. So dito papatak yun. And then negative 5, negative 13. So dito yung negative 13. Connect lang natin to dahil linear nga yan. Connect lang natin. Okay? Tapos lagyan ng arrow dito. Okay, so therefore, eto na yung graph ng piecewise function natin. So eto yung malinaw, na graph gamit ang application. So ayan, nasa i-flash ko na lang sa screen. Ayan yung graph, yung magandang graph. Okay? Okay, so that's it. So I hope nagustuhan niyo ang aking discussion para sa graphing ng piecewise function. So ang next lesson natin ay application naman ng piecewise function in real life situation. Okay, thank you for watching and see you sa aking next video. Bye-bye and God bless.